I am here fellowshipping with our fellow pastors that are here. Kaya po I consider this as a divine appointment also for me para po magkaisa muli at makapiling ko muli ang mga magigiting na kapastoran po dito sa Bologna. So, praise the Lord. Napakabuti talaga ang Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. At I would like to congratulate this congregation, Abundant Life Christian Fellowship for 25th year of anniversary. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Headed, led by our beloved na gwapong pastor po natin, Pastor Hector Guerrero and Pastor Jerry Lorenzo. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Napakinggan natin kanina yung a little bit history of this church. Talaga pong kamangha-mangha at hindi natin sukat akalain na they could reach or marating nila, di ba, mga kapatid, itong 25 na taon ng pagsama-sama, pagsasapagsamba, paglilingkod sa ating Panginoon. Palakpakan na natin ang Diyos. Hallelujah. Congratulations also. Salute to all members of this church, of all that life. The young people, napakagaling po ninyong magtugtog. So, magpaawit eh. The music team, so nakaka-bless. We are so blessed kanina sa praise and worship natin. You are anointed musicians, singers, backup singers, and most probably later, the Lord will continue to anoint you more for His glory and for His honor. Hallelujah. And all the leaders, deacons, secretary, treasurer, hallelujah. Lahat po ng membro ng iglesia nito, ang Diyos ang napakabuti po sa inyo. Hallelujah. Praise God. Sana pala, ako po ay Ilocano din. No? Baka medyo magiging matikas din ang aking pagtatagalog. Sabi ni Sister Al kanina, medyo matigas daw kung minsan ang kanyang pananalita dahil taga Mindanao. Pero I try my best to speak as clearly as possible para maintindihan po natin ng sa pinakasimple at pinakasyot, mga kapatid, because sabi nila dito sa Bologna, when you preach long, you will not be invited again. But when you preach short, you will be invited again. Kaya sabi ng mga Bolognese, mga taga-Pilipino dito, ay importante daw yung kiss. Ano yung kiss? Keep it short and simple. So, sabi ni Mrs. Kiss. Sabi niya, alam mo yun, keep it short and simple. Hallelujah. Praise God. Kaya po, hindi ko alam kung ilang oras na ito magsasalita dito. Pero, I assure you na hindi po tayo magugutom. Shall we say amen? Praise God. At the Lord will control our stomach and our appetite. And the Lord will control everything. Because He is a gracious God. He is ready to release His exceeding and abundant blessing to everyone. Hallelujah. Amen.
Amen. Last Sunday, may speaker kami, Pastor na Baptist sa Milan, si Bishop Frank Santos. Nakita ko si Pastor. Si auntie ko pala yung one, si auntie. So, si auntie ko yung praise God. Kaya may kababayan talaga ako dito. Purihin ng Diyos, dito pa kami magtakpo. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Oh, glory. So, without further ado, tayo na po ay mag-umpisa. Ayan, boundless grace. That is yung tema na ating pagmulay-mulayan sa araw na ito. At napaka ganda ko yan. I'm excited to tackle this theme. But before anything else, shall we please close our eyes and shall we bow down? Oh, hallelujah. Thank you, Lord, once again. We dedicate this hour and continue to be with us. Open every heart, mind, soul, and spirit. And you will allow your Holy Spirit to fulfill His purpose or His will to each and every life today, O God. As I deliver your words, Lord, with your might and thy power, Lord, bless every hearers, everyone today, in this 25th year anniversary of Abundant Life Christian Fellowship. In Jesus' name, shall we say amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Boundless grace. In 1 Timothy chapter 1, verse 14. And the grace of the Lord was exceedingly abundant. It says there, with faith and love which are in Christ Jesus. Yan po ang mabasa natin sa unang Timoteo kapitulo 1 versikulo 14. The grace of the Lord was exceedingly abundant. So yan po tayo mag-focus. The grace in the exceeding abundance of the Lord. Hallelujah. Grace means undeserved or unmerited favor. Yan po ang ibig sabihan ng grace. Getting free what you don't deserve. Even though you don't deserve, but the Lord give it to you, that is grace. Meron silang sinasabi na common grace. Yung common grace ay, for example, meron tayong ulan. That is a common or universal grace. That is a grace from the Lord. Common. Nabibigyan ng biyaya yung Kristiyano kahit hindi Kristiyano. Kaya common or universal grace. Nauulanan ng bukid yung makasalanan, ganun din yung bukid ni Pastor. So parehas na tumatanggap ng grasya na galing doon sa kataas-taasan ng galing sa Diyos. That is grace. And the grace of His heart, yung sinag, yan, salamat sa isinag ng araw. That is a common grace. Oh, nasisinagan tayo. Lahat. Pati halaman. Lahat po. Italiano, Amerikano. Nasisinagan ng sitat ng araw. That is grace. Yan po ay grasya. That is a common
grace, exceedingly abundant. Okay, it means more than enough. That it is more than enough. Di ba? Just like that. Enough na yan, enough na ito. Pero meron pang more than enough. Na sinasabi, that is exceedingly abundant. Yan sinasabi doon sa ating teksto. It is super abundance. Or overflowing. Abundance. Abundance na nga, overflowing pa. Ayun. That is exceedingly abundant. The Greek word for that is superlamaso. Kung may Griego sana dito, ito tanongin natin kung totoo yan. Oh, sorry. Ibang nabindot ko. Ayan. But let's try to read a little bit of the pretext of this para may konti tayong maintindihan kung bakit nasabi ni Apostol Pablo ang versikulo niya sa verse 14 kay Timoteo. Si Timoteo pala ay anak-anakan niya sa pananampalataya. Kaya ni Pastor Hector, ang dami nilang anak na sa pananampalataya. So isa na yun. So nag-testimony kanina. So, in verse 14, merong rason kung bakit nasabi yan. The reason is, mga kapatid, ay sa Efeso kasi, doon nagpapastor si Timoteo sa Efeso. Yung Efeso po is a part of Turkey right now. Malapit doon sa Greece, yung Efeso, Efesos. Doon nagpapastor si Timoteo. Nagkalat ng mga false teacher. Nagkalat ng mga mamahayag, nagsisermon, at maraming nagtuturo that is unbiblical. Kaya sumulat si Pablo kay Timoteo. So, if we read the chapter 1, masabi diyan na mababasa natin diyan na talagang maraming mga false teachers. Kaya gustong palakasin lang at gustong tulungan ni Pablo. Gusto niyang i-encourage si Timoteo para magpatuloy sa kanyang pagmi-ministeryo. Now, in verse 12, ito yung isa sa nakita kong pinakamahalaga na at pinakamalapit dito sa verse 14 na teksto natin. Para hindi tayo masyadong magtagal. Umpisa lang po tayo sa verse 12. Sabi diyan, that is the word of the Apostle Paul. I thank Christ our Lord who has enabled me because He counted me faithful, putting me into the ministry. Wow, basahin na lang natin hanggang sa 15 para rin siya na. Although I was a formerly blasphemer, persecutor, and an insolent man, that is violent man, but obtain mercy because I did ignorantly in unbelief. And then yung verse 14, yan po yung text natin. In verse 15, this is a faithful saying in worthy of all acceptance that Christ came into the whole world to save sinners of whom I am chief. Chief po yan. Or of whom I am the foremost. Ako yung talagang pinakamakasalanan, parang sinasabi niya dyan. I am the chief persecutor or sinners. That, yan po ang mawawasan natin. Now, let's continue. Oh, ito na. What are the grace of God that the Apostle Paul received? Iano mo nga yung tinanggap ni
Apostol Pablo na biyaya diyan sa versikulo niya sa 3-4 na binasa natin. Meron tayong makikitang biyaya diyan na tinanggap ni Apostol Pablo. Number one is the saving grace. The saving grace. In verse 15, this is a faithful saying, word of all acceptance, Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the chief. Yeah. The saving grace. That is why ang pagkaligtas ni Apostol Pablo mula doon sa daan patungong Macedonia noong nagpakita ang ating Panginoong Hesukristo sa kanya, just like a lightning, a spectacular, miraculous light na siya ay nagulat nang makita niya ang ilaw na iyon at nang sa oras na iyon ay nagsalita ang ating Panginoong Hesukristo. We could read that in Acts chapter 9. At sabi ni Jesus, Saul, Saul, why are you persecuting me? Bakit mo ako? Bakit mo ako inuusig? Hallelujah. That is in Acts chapter 9. Saul, Saul pa ang pangalan noon. Saul. Hindi pa po. Before the conversion of Paul, ang pangalan niya ay Saul of Tarsus. Yung Tarsus din ay doon sa Turkey ngayon. Ang daming mga biblical places sa Turkey, ano? Yung Turkey, yung Tarsus malapit sa dulo ng Cyprus, Cyprus. Kung tingnan niyo yung mapa, parang Pilipinas, China lang yan. Karagatan lang ang pagitan. A saving grace that has been received by this apostle Paul. It is by grace we've been saved. Indeed, it's not by work, by good works we've been saved. Kaya ang kaligtasan ay biyaya talaga yan. We could read there in Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, that we've been saved by grace. Pero may tuloy yun. Through faith, not by works, so that no one could boast. Para walang magmataas. Kaya ang ating kaligtasan ay hindi bunga ng maganda nating mga gawa. Pero ang maganda nating gawa ay bunga ng ating kaligtasan. It's very clear on that. That salvation is by grace. Hallelujah. And not by works. Yan ang sinasabi niya. He received this saving grace of the Lord. The Lord is so gracious to this man. Kaya kahit siya ay sadyang makasalanan, kahit siya ay sadyang umuusig sa mga alagad o Kristiyano noon, pero mo, he is the most or the vilest sinner. Like that. Siyang pinakamasama. Napakaganda nga yung sinabi niya eh. Hindi siya nahiya kung sino siya. Hindi siya nahiya
kung sino siya kahapon. That is a great, mighty, powerful testimony. Kaya po huwag po natin ikahiya ang testimony natin. Amen! Praise God po. Pagkakaroon natin ang Panginoon. Hallelujah! Let us not be ashamed in our past as long as you will tell also to the world that the Lord is your Savior. Hindi lang sabihin na gano'n, pero sabihin din yung gaya ng sinabi ni Pablo, my Savior is the Lord. My Savior is Jesus. He changed me. Like that. So, there is also power in testimony. Hallelujah. Amen. There is also power in the past. Kaya, it's good also to remember the past. Hallelujah. It's good to reminisce or commemorate the past as long as we will tell that it is all by grace. Amen. We've been saved. At it's all by grace. We've been changed. It's all by grace and no other else. By faith, so that no one could boast. Kuhan na natin, bilis-bilisan na natin. Sustaining grace. I call that sustaining grace. In verse 12. In verse 12, in Christ Jesus our Lord, has enabled me because He considered me or counted me faithful. Ayan. He enabled me. The other version, He strengthened me. He counted me or considered me faithful. Ayan. There is a sustaining grace of the Lord in there. Hindi niya binayaran yan. Pero it's free na tinanggap niya that he was being enabled, strengthened by the Lord. Hallelujah! To be in His service or in the ministry. Siya ay nagiging faithful. Siya rin ay nagiging tapat. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa ito yung sinyal ng ating katapatan sa ating Panginoon. This is the moment. Sabihin mo nga sa sarili mo, I am faithful to the Lord. Ikaw lang makakasagot niya. Only you, I don't know. Only you and God. But this will, this day, will renew and empower our faithfulness unto the Lord. Shall we say amen? Hallelujah, just like Apostle Paul, it is by grace I've been faithful and He considered me faithful. He enabled me. He strengthened me, the other version. Pinalakas niya ako. Kaya, it is all by grace. Kaya magpapalakas sa atin kung tayo ay nanghihina. Kung hindi tayo karapat-dapat, magiging karapat-dapat tayo nang dahil sa biyaya ng Diyos na makapangyarihan. It's only by His grace. No one could hinder that if He will, the sovereign God will say, okay, anak, you will be faithful, you will be in the ministry today. No one could hinder because of His, if He extend His grace. Hallelujah. Meron din sinasabi nilang serving grace. I would say serving grace.
Because in verse 4b, putting me into the ministry. Ayan. The Lord put us into service. That is diakonos. Yan sinasabi natin kanina na magsilbi, to serve. Pero mas maganda at meron pang mas malalim dyan sa diakonos, yung ginawa ni Jesus na pagsisilbi, yung dulos, become my slave. Mas lalong matindi yun, to become a slave. Pero yan is diakonos, to serve with humility also for the Lord. He put us into the service of the Lord. Ang Diyos ang naglagay sa'yo dyan, hindi tao. Ang Diyos ang naglagay sa'yo sa ministry mong yan. Ang Diyos po ang nagtalaga sa iyo, sa posisyon o sa kinalalagyan mo ngayon. Sabi si Amen. Sabi si Amen. One more time, Amen. Hallelujah. Yes. The Lord is confirming today that you are there because of His grace. You are there because of His grace, amazing, exceeding grace. Hallelujah. He's the one chosen you, appointed you. He's the one anointed you to be there in that ministry. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Praise God. He put you into service. Blessed be the name of the Lord. Glory. The grace of God is sufficient in us. Wala siguro mo kontra dyan. My grace is sufficient for you. The Lord God said, hindi nagkulang ang Diyos sa atin. Amen. Hindi mo nagkulang ang ating Diyos sa bawat isa. He is the source of all kinds of needs. The fountain of grace, the amazing grace, the source of grace. Oh, as the psalmist written in his book, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Ni Yuma ang aking pastor, hindi ko ako magkukulang. His grace is sufficient. Hallelujah. The Lord is my shepherd. He is the great shepherd. He is our great pastor. Hallelujah. We have a pastor of all pastors, and His name is Jesus. I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul for His name's sake. He guides us in the path of righteousness. Even though we walk through the valley of the shadow of death, we will fear no evil, for our God is with us. Hallelujah! Glory! His rod and His staff, they comfort us. He prepares a table before us in the presence of our enemies. In our cup will overflow. Surely, it says there, woo, hallelujah, goodness and loving kindness will follow me. That is the exceeding grace. Oh, that is abundant grace. Will follow me all the rest of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever and forever. Praise God.
The grace also is just like a river that never run dry. Parang karayan ng rino yan. Kasalit kayo. Kung minsan, kunti lang ang agos, pero hindi talaga nauubos yung tubig to. Kaya maraming kondom. Naniningwet. Injitsi River. Palaging may tubig yan. It's just like a river that never runs dry. That is the grace of God. Whew. It's just like the sun that always shines beyond the clouds, even during storms and even during the night. The sun is still shining. Hallelujah. It is just like the grace of God. Boundless. The meaning of boundless pala is unlimited. Unlimited grace. At malapit lang sa text natin yan kasi exceedingly abundant. So hindi na uubos. We're overflowing in abundance, it says there. In verse 14. Praise God. Ayan, malapit lang matapos. Kaya na simple and short eh. Short and simple. Praise God. How the apostle Paul responded to this grace that he received. Paano niya hinandal ko ito? He received a saving grace. He received a sustaining grace. Or we call that the other sufficient grace. And at the same time, he received also a serving grace. Ano yung answer? Ano yung ginawa ni Apostol Pablo, mga kapatid, nang tinanggap na niya ang mga biyayang ito? He responded with thanksgiving. Shall we say amen? Oh glory, he responded with thanksgiving. Nagpasalamat. Ay, may Tagalog pala daw, no? Nagpasalamat si Apostol Pablo nang siya ay naligtas, nang siya ay naluklok bilang apostol ng mga Hintil at nagministeryo sa lahat ng lupalo dito sa Middle East, including Rome, Italy. Gracia. Marami siyang napuntahan kung saan siya ay sinabi at ipinahayag ang ating Panginoong Jesucristo. He responded with gratitude. It says there, because in verse 12, by thank Christ Jesus our Lord, He enabled me. Pinalakas niya ako, bagkos hindi ako karapat-dapat, but He enabled me. Bagkos I'm not, I'm out of the prerequisite. Kasi makasalanan talaga ako. Ako pa nga yung nagpapatay kay Esteban, sabi. Para siya ba nga kung magsalita na lang dito, sabihin niya that he is the initiator of the killing. Oh, this is Stephen. Lahat, ang dami ng ginawang napakasama si Apostol Pablo. Pero walang imposible sa Panginoon. Amen! Pwede niyang gamitin yung pinakamasamang tao. Pwede niyang gamitin at baguhin. Hallelujah! Kahit anuman ang karanasan o anuman ang buhay ng isang tao, ang Diyos ay hindi magpakailanman pumipili na mistake. He knows what is the best. Amen. He knows what is the best for you. That's why He chose you. That's why He called you in the ministry. That's why you became a pastor. We became a so
song leader, we became a musician because of this grace upon that grace upon that life that comes from our Lord Jesus Christ. It's not by your own money that you are there. Not by your own riches or euro that you are there. But it is a free gift. Free gift. Kaya yung mga gift, mercy, grace, parang isasarang yan eh. Kung sa tao sa'yo, magkakapatid yan. In the Old Testament, kung sinasabing mercy, loving kindness and goodness, it refers to the grace of God. So, praise God, nagpasalamat, gaya ng ginagawa natin ngayon, tayo ay nagpapasalamat. At yung mga iba rin nakikipasalamat. Praise God. Tayo ay nagkakaisa ngayon para magpasalamat. Hallelujah. Oh, yes. Hallelujah. How good. How blessed it is when brethren dwell together in unity. Hallelujah. It's just like a dew of Hermon that will come down from the beard of Aaron and go down to his garment. Hallelujah. It means if there is unity, there is anointing. Hallelujah. If there is unity, there is anointing. Praise God, that will flow that comes from the Mount Hermon, it says there, and down to Mount Zion. For there the Lord, it says there in the last verse, for there the Lord commands his blessing, life forevermore. Hallelujah! Hey! Kaya salamat. Ako'y nagagalak din, Pastor. Your heart is also my heart. To you might ask, hallelujah, whatever is the name or the title. Kaya nga, yan ang prayer ni Jesus. Para sana magkaisa sila. John chapter 17, sana magkaisa sila. Sabi niya doon, that's the prayer of the Lord. Hindi tinitignan kung saan nanggaling. Importante kung may Jesus tayo, we have all the reason to unite. Hallelujah! Praise God! Glory, glory. At maniwala sana ang mundo. You know, that is the best evangelism. To unite his people is a secret and effective evangelism that the people of this world will believe. It says here. Okay. Bakit napunta tayo doon? Okay na, in verse 13, gaya ng sabi ko kanina, Apostle Paul also responded with testimony. Nagtestimonyo siya eh, di ba? Sinabi niya kung sino siya kahapon. Blasphemer. A blasphemer is to talk or to say something that is against God. To say something that is against man, if you are blaspheming man, but if you are blaspheming God, that is against, a talk that is against the Lord. Yan si Pablo, o Saulo noon, nagsasalita siya ng kontra sa Diyos. A blasphemer, persecutor, ayan, an insolent man. Insolent, other word for violent. Talagang pwede niya. Physically, talaga. Physically, he harmed. He is harming.
sinasaktan niya talaga yung mga Kristiyano noon, si Apostol Pablo. Hindi siya nahiya kung sino siya. Hindi siya nahiya. Effective na testimony yan. Huwag natin ikahiya kung sino tayo, mga kapatid. Because He allow all those experiences. He allow all those yung mga karanasan mo para magamit mo sa pagministeryo. Magamit natin para sa Kanyang kapurihan. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Meron din ako. Meron isang pastora na dumating doon sa church sa Milan. Pinag-preach ko siya kasi sabi niya pastora daw sa Torino, matagal na din dito sa Italia, more than 30 years nag-share siya ng word of God. Sabi niya sa kanyang part of his teaching, ako ay Mahjong Queen. Sabi niya, yung magaling sa yun, Mahjong doon sa Milano. E at the same time, Roma, kasi marami na siyang napuntahan. Pero ngayon, by the grace of God, ako na ay Bible Study Queen. Glory! Praise God! Someday, somehow, we will meet her. Kung hindi pa darating ang Panginoon, yung sinasabi nila doon sa Milano na Mahjong Queen. Ganyan, magbago ang Panginoon. Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili kung tayo lang. Kahit ang ating mga anak, hindi natin kaya. Kahit ilang fasting yan, kahit ilang prayer yan, kung hindi niya pa oras, kung hindi, if God will not still extend His grace, wala po. It has the time. It has the appointed time for them to be saved. Ang gawin lang natin, I just trust the Lord. Trust His word that you and your family will be saved. You are not the one to do the way. God will make the way where it seems to be the way. Sige nga, palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Praise God. Woo! Hallelujah. Purihin ang Diyos. Kaya next Sunday, Pastor, marami pa siguro marami nang magpatutuo. Ano? Testimonyo. Ayan pa. Ayan. Baka makaligtan kasi natin yan eh. He responded with faith. Well, of course, he did not only receive grace, at the same time, he received faith, but he responded also with faith. Nanalig siya, nanampalataya siya sa Panginoon, sa Diyos. Ang ibig sabihin ng faith is, what is the meaning of faith? It is the absence of doubt. If you have doubt in the word of God, if you have doubt in His promises, if you have doubt in His prophecy, that's not faith. But a pure faith, a great faith, a faith that will save, a faith that has no doubt. That's why instead of doubting, just pray. Instead of murmuring, just pray. Instead of kung ano-ano pang complain, mag-pray na lang. Suportahan na lang si Pastor. Palakpakan na natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. We have so many complaints. We have so many murmuring sometimes. We have so many accusations sometimes. But it's better. And it's the best to submit to the one who is in authority. Especially your
Pastor, palakpakan nga natin yung mga magigiting na pastor dito. Hallelujah, dito sa Bologna. Praise God. Whew, glory. Kaya patuloy tayong manampalataya. Have faith on the Lord. Have faith on His promise. Huwag nating pagdudahan yung mga salita niya. Kung sinabi ng Diyos na hindi kanya pababayaan, hindi tayo pababayaan. Kung sinabi ng Diyos na i-provide niya ang pangangailangan, He will provide all the things. If God is, says that He is the same yesterday, today, and forever, even today, He is still a miracle-working God. Praise God, napapakinggan tayo ng Panginoon. I believe, it is my prayer, as Paul received faith, and he responded also with faith, our faith today will be increased and be empowered, be energized once again. Ang kailangan lang natin ay manalig, manampalataya sa ating Panginoon. He responded also with love. Diba? Ang sabi yan, in the Lord, our God exceedingly abundant with faith and love. He responded also with love. Kaya patuloy natin na magmahalan. Amen? Woo, glory! Mahalin natin ang gawain ng Panginoon. Patuloy natin na unahin ang gawain ng Panginoon. Praise God! Importante rin ang trabaho, pero mas importante ang trabaho ng Panginoon. Shall we say amen? Hallelujah! Seek first His kingdom, and all these things will be added unto us. He says it, love. God, with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Hallelujah. And with this love, tayo ay andito ngayon nang dahil sa pag-ibig ng Diyos. And that love is a grace of the Lord. Kaya hindi nga, kaya sabi ko kanina, hindi kailanman, it is inseparable. The grace of God, the goodness of God, the love of God, the faithfulness of God are inseparable. But it is all under the grace of the Lord. Hallelujah. Praise God. Love, He responded with love. Love also your enemies. Awan tayo kami na eh. Wala nang magamay. Medyo wala nang mag-react. Love also the one that don't love you. That is love. Ang minamahal mo lang yung nagmamahal sa'yo eh. Pero ang utos ng Diyos, love the one also, kahit yung mga tao hindi kanya mahal, ay mahalin daw din natin. Sabi ko niyan sa Matthew, it's not only the one who love. Yun lang, nakapokus ka lang doon sa mga tao, caring for you, they give you, they support you, they appreciate you. Pero yung mga tao that persecute you, tao na ayaw kanya, sabi mo na. Wala dyan. Ayaw ko dyan. That's not the love that the Lord is preaching. So you say amen? He wants us to love everyone. Amen? Whether it is black, white, or whatever is the situation or the education, attainment, or whatever. He hurts you. He loves you. Still, the Lord has a great command to extend
or to show our love unto everyone. Palapagan natin ang Panginoon. Why? Because our God that we are serving, the one who gives us abundant life, is a source of grace. And He is actually the God of grace, the fountain of grace. Hallelujah. He taught us and said unto us, love me as you also love yourself, and love these people also as you love me. Lahat ng mga kapwa ay kailangan ma-reach out ng ating pag-ibig, ang ating pagmamahal. Ang rason po ay pag-ibig lang kasi ang susi ng lahat. Sabi siya, amen. Pag-ibig lang ang susi ng lahat. Sabi niya, di ba? Yung mga olds. Alam niyo, na nagbubuklod sa ating lahat. Sabi mo niya, hawak mo, kaibigan, ay isang kapangyarihan. Pag-ibig lang ang susi ng lahat. Praise God. Unihin ko ang Diyos. Okay. Now, wala na eh. Dito na tayo magtatapos, pero itong gusto ko pong sabihin. May mababasa kasi natin dyan na I obtain mercy. Did you remember that? I obtain mercy. I was shown mercy. Ako ay nakasumpong ng habag. So, gusto ko lang sabihin na mercy is not giving you what you deserve. That is that. The Lord will not give you what you deserve. Anong ibig sabihin? You deserve punishment, but God will not give you. Why? Because of His mercy. God will not allow you to go to hell. Because you deserve hell. You deserve to be punished. But God will not allow that anymore. Why? It is His mercy. Habalag. So, parang isa lang yan. Mercy. Grace. Loving kindness. Goodness. Isa lang po yan. But today, praise God, we are here also to give thanks unto the Lord because of His grace and mercy. 2015 anniversary of this church, the Lord sustained this church, saved people, and saved more people in the coming days. And continue to appoint and call people, and He will ordain for the ministry or for His service. Hallelujah. Salamat sa Diyos sa buhay ni Pablo. Meron po tayong kahit konting makikita na aral po dito. Okay lang po ba na awitan po tayo? Pwede ba natin awitin yan? Okay. Thank you. Thank you, Lord. And everyone shall stand up and try to internalize the grace or the goodness of God on you, in your family, in the
church where you belong. Really, our God is really good. He is gracious. And he is